Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo sa gagawin pong mga pananalangin na isinasagawa po ng iyong mga lingkod. Patuloy mong dinggin ang pakiusap ng iyong mga hinirang na sa ginagawa pong mga pagtitipon at mga pagsamba sa iyo, ay pakisamahan mo po ang iyong mga anak. Sa pagtanggap po ng iyong mga salita, ipahintulot pong buong liwanag na marinig ang iyong katotohanan. Ito po ang sampalatayanan ng iyong mga hinirang at ito po ang lalong mag-akay sa iyong mga anak sa lalong katapatan po ng mga paglilingkod sa iyo. Nawa po lagi na ipakiugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw na ito ang ginagawa ng iyong mga hinirang. Ang lahat po'y hinihiling sa ngalan ni Jesus, dakila po namin tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, napapansin po at kung minsan ay nagiging palaisipan sa mga tao ng sanglibutan kung bakit napakasigla ng mga kapatid sa iglesia pagdating sa ginagawang paglilingkod sa Diyos. Sa kabila po ng iba't ibang nasasagupang problema sa buhay, mga kahirapan, lalong-lalo na po ngayon dito sa Pilipinas, na napakahirap ng pamumuhay, ang mga kung tawagin sa Ingles ay prime commodities sa merkado ay napakataas ng presyo ng bilihin at patuloy pang tumataas. Hindi lamang yan, ang mga pangunahing kailangan ng tao para mabuhay ng maayos o kung tawagin sa Ingles ay prime necessities in life ay napakahirap ding tugunan. Lalo na nga dito sa bansang kinaroroonan natin, ang bansang Pilipinas. Pero ang totoo, mga kapatid, ay hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng mga matitinding kahirapan, kundi ito ay laganap sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang nangyari po, mga kapatid, hindi lamang ang kahirapan ang nasasagupa ng lahat ng tao, maging ng mga hinirang, kundi maging ng mga tagasanlibutan ay nararanasan nila ang iba't ibang problemang nasasagupa sa mundong ito. Matangis sa kahirapan, ang kaguluhan bungan ng terorismo, ang mga kalamidad, at iba't ibang problema o pangyayaring nangyayari sa buhay ng tao. Subalit, ang nakatatawag nga ng pansin at nagiging palaisipan sa iba ay sa kabila ng ganitong kinasusuongang sitwasyon ng lahat ng tao, ang mga iglesia ni Kristo, ang mga hinirang ay patuloy sa ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kahit online isinasagawa ang mga paglilingkod, kahit mapanganib ang kapaligiran, isinasagawa ang mga paglilingkod. Kaya naman, ang mga ganitong pangyayari ay nagiging iba ang reaksyon sa mga tao ng sanlibutan. Ang akala nila ay masyadong panatiko ang mga hinirang at ang sinasabi pa ng iba ay bakit anya hindi ang pagtuunan na lang ng pansin ay yung mga bagay para sustinahan ang mga pangangailangan at harapin ang mga problema sa buhay na ito. Kaya ngayong hapon ay ipaglilingkod po natin sa lahat, ano ang sinasabi ng Diyos kung dumarating man ang iba't ibang pangyayari sa buhay ng tao? Ano pa rin ang dapat gawin ng tao, lalong-lalo na ng mga hinirang? At ano ang napansin ng Diyos
sa mga tagasanlibutan, kaya sa halip na tulungan ng Diyos, sa halip na maging solusyon sa mga problema nila ang kanilang ginagawa, ito ay nagbunga pa ng lalong suliranin. Ano po ang nasumpungan ng Diyos sa mga tao na kanyang nilikha? Ganito po ang nakasulat sa Awit 14:2-3, ganito po ang pahayag sa atin ng Biblia. Nagmamasid ang Panginoon mula sa itaas, sang katauhay kanyang sinisiyasa. Tinitignan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masasama silang lahat. Walang gumagawa sa kanila ng tama. Wala ni isa man, wala nga, wala. Sa pagmamasid ng Diyos sa sangkatauhan, ano ang kanyang nasumpungan? Ang sabi ng ating binasa, ang mga tao ay naligaw ng landas, naging masasama, wala nang gumagalang at sumasamba sa kanya. O hindi po ba yan nga ang nakikita na nangyayari sa sanlibutan? Kaya nga sa sanlibutan, meron silang kasabihan na kapag ka ang tao anya ay nagigipit, kahit sa patalim kumakapit. Ano po katumbas nun? Pagka may mga suliranin o kagipitan, ay kahit sa karahasan o sa paggawa ng masama, ay ginagawa na ng tao sa pag-aakala na yon ang solusyon sa kanyang kinasusuungang problema. Pero ang totoo, hindi yun ang solusyon. Ano po ang katunayan? Ano ang ipinasya ng Diyos? Dahil sa hindi sinunod ng tao ng sanlibutan, ang kanyang mga kautusan. Ganito nakasulat sa Isaias 24:5-6. Ang lupa ay sinaula-ula ng mga naninirahan dito. Nilaktawan nila ang mga batas, sinuwayang mga kautusan, at sinira ang tipang panghabang panahon. Kaya ang lupa'y pinapatay ng sumpa dahil sa mga narito ay may mga kasalanan. Kaya ang mga tao'y naghihingalo, kakaunti na lamang ang natitira. Dahil sa pagsuway ng tao sa mga kautusan ng Diyos, ano ibinunga nito? Ang sabi po ng Biblia, sinumpa niya ang sanglibutan. Ito ang pangunahing dahilan ng paglaganap sa mundo ng kahirapan, kaguluhan, mga kalamidad, matitinding karamdaman, mapaminsalang kalamidad at iba't ibang resulta ng pagkilos ng terorismo. Subalit, sa harap ng ganitong kalagayan ng mundo at sitwasyon, ano ang inaasahan ng Diyos sa mga tunay na lingkod niya upang wag silang maramay sa sumpa at upang makatiyak ng kaligtasan? Ganito nakasulat po sa Genesis 6:9-9, ganito po ang sinasabi. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang inaasahan ng Diyos sa mga tunay na lingkod niya? Upang wag silang maramay sa sumpa at makatiyak ng kaligtasan. Kailangan katulad sila ni Noe na tunay na lingkod ng Diyos. Ano po ang paningin ng Diyos kay Noe? Ano ang pamumuhay at ginawa ni Noe? Ang sabi ng ating binasa, matuwid at mabuting tao si Noe. Kaya ano ang naging pagtingin at naging damdamin ng Diyos kay Noe? Ang sabi ng Biblia, si Noe ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Paano naging matuwid at mabuting tao si Noe na ang ibinungan niyan ay nakapagbigay siya ng kaluguran sa Panginoon? Ang sabi ng ating binasa sa Biblia, namuhay siya ayon sa kalooban
ng Diyos. Sa makatwid, anuman ang pangyayari sa buhay, dapat tayong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat mamuhay ng matwid at sundin ang kalooban ng Diyos upang makasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos at upang malugod ang Diyos sa bawat isang hinirang. E teka muna, baka naman wala pong naging problema si Noe. Baka ang kanyang buong buhay ay smooth sailing, sabi nga sa Ingles. Wala siyang anumang nasagupa o na-encounter ng mga bagabag at mga kalamidad sa buhay. Ganun po ba nangyari sa buhay ni Noe? Pakinggan po natin sa Genesis 8:15 hanggang 21. Pagkatapos sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas na kayo sa daong, ikaw at ang iyong asawa, ang mga anak mong lalaki at ang kanilang mga asawa, isama mo ang bawat uri ng nilikhang buhay na nasa daong, mga ibon, mga hayop at lahat ng nilikhang naglipa na sa lupa para magpakarami sa daigdig. Lumago at dumami ang bilang at lumabas nga si Noe kasama ang kanyang mga anak at ang kanilang asawa. Lahat ng uri ng hayop at lahat ng nilalang na naglipa na sa ibabaw ng daigdig ay sunod-sunod na lumabas sa daong ayon sa kanya-kanyang uri. Pagkatapos ito, gumawa si Noe ng isang dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at inihain ang mga ito bilang handog na susunugin na langhap ng Panginoon ang nakakahalin ng samyo nito. At sinabi niya sa sarili, kailanman hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa tao, bagamat ang hilig ng kanyang puso ay masama sa pulpagkabata. Hindi ko nalilipulin, iwawasakin man ang lahat ng nilikhang may buhay tulad ng ginawa ko. Ano po ang naging karanasan ni Noe sa kanyang buhay at pamumuhay? Wala ba siyang naging problema? Everything is smooth sailing po ba, mga kapatid? Ay, hindi po. Kung merong napakabigat na problema ang dinaanan si Noe, ano po mga kapatid? Survivor sila ng isang napakalaking diludyo eh. Hindi po ba? Sa panahon niya naganap yung sinasabi ng Biblia na bahang gunaw. Isang napakatinding kalamidad. At ang totoo, hindi rin madali para kay Noe na maligtas siya rin sa kalamidad na yon. Bakit? Sapagkat kung natatandaan pa po natin ang kasaysayan, pinagawa ng Diyos si Noe ng malaking daong. At may specification, mga kapatid, yung daong. Hindi malaya si Noe na kung ano na lang ang gawin niyang daong. Ano po? Na, bahala ka na dyan, Noe, kung anong daong ang gawin mo. Eh, hindi po ganun. May specification po. Pati sukat, pati kung ilan yung magiging silid, yung paglalagyan ng mga hayop, may specification yung paggawa. At hindi naman po moderno ang mga kagamitang ginagamit noon. Sabi nga po sa termino sa Tagalog, mano-mano ang paggawa. At hindi lang po yun, nung sinasabi na ni Noe ang tungkol sa bahang gunaw, pinagtawanan ng mga taong taga-sanlibutan si Noe. Para sa kanila, napaka-peculiar ni Noe. Bakit? Kaya nga naman eh, naggawa po ng daong sa bundok. E ano ba yung daong? Sasakyang pandagat? Ano po ba ang pinaka-norms o normal na pinaggagawaan ng mga sasakyang pandagat? E sa tabing dagat po, kalimitan, doon ginagawa yon. Para kapag ka natapos na, ay napakadaling itulak doon sa dagat o doon sa lugar na may tubig. Subalit, ang ginawa ni Noe, sa bundok niya ginawa yung daong. Sapagkat doon pinagawa ng Panginoon Diyos. Hindi lamang po yan. Sa halip na ang pagtuunan ay pang araw-araw na pamumuhay, ang ginawa nga ni Noe, yung daong, na yon ay biling sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Kaya pinagtatawanan siya, nire-ridicule siya ng mga taong taga-sanlibutan
kung ano-ano sinasabi sa kanya, eh, nag-uusig siya. Pero ano ang kapansin-pansin? Nakatangian ni Noe na sa kabila ng iba't ibang pag-uusig, sa kabila ng iba't ibang pangyayaring yon, ang pinili pa rin ni Noe ay sundin kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Hindi lamang yon. Nung nasagupa na nila yung bahang gunaw, nangyari na yung kalamidad na yon. Ano ang hindi pa rin tinigilan ni Noe at ng kanyang sambahayan? Ang sabi sa Biblia, kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis, gumawa si Noe ng isang dambana para sa Panginoon. Ano katumbas noon, mga kapatid? Nagpatuloy siya sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Hindi siya naapektuhan ng mga pag-uusig, ng mga kahirapan, ng mga problema, kahit ng mabibigat na kalamidad na nangyari sa buhay at nasagupa nila ng kanilang buhay. Hindi siya naapektuhan. Nanatili yung kanyang pag-ibig sa Diyos sa pagtupad sa kalooban ng Diyos at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kaya ano rin ang inaasahan ng Diyos sa mga hinirang niya sa panahong Kristiyano, maging sa mga huling araw na ito? Pakinggan po natin sa Pilipos 1:27-28. Ano man ang mangyari, ulitin lang po namin yon. Ano man ang mangyari, mamuhay kayo ayon nang naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon, makarating man ako hindi sa inyong piling, ay mabalitaan kung kayo nananatiling matatag sa isang isipan at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo na hindi kayang takutin sa anumang paraan ng inyong mga kaaway. Ito'y palatandaang sila'y mapapahamak samantalang kayo'y ililigtas ng Diyos. Ano rin po ang inaasahan ng Diyos sa kanyang mga hinirang, maging sa panahong Kristiyano, maging sa panahon ng mga wakas ng lupa? Ang sabi po ng ating binasa, ano man ang mangyari, mamuhay kayong nang naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano man ang pangyayari? Ano pa ang sabi? Hindi kayo kayang takutin sa anumang paraan ng inyong mga kaaway. Kaya kahit ano po ang naririnig ng mga hinirang sa social media o ano-anong sinasabi sa social media, ano man ang maaaring posibleng kaharapin ng mga iba't ibang paninira alang-alang sa ating pananampalataya, ano ang tinitindigan ng tunay na Kristiyano? Ipinakikipaglaban niya ang pananampalataya o ang mga patakaran o batas ng Diyos? Anong katunayang ipinakikipaglaban niyang pananampalataya o ang mga aral ng Ebanghelyo na kanyang tinanggap? Ang sabi ng ating binasa, mamuhay kayo nang naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ano ang ikabubuti noon kapag ka ganito nanindigan ang mga tunay na hinirang ng Diyos na muhay nang ayon sa Ebanghelyong itinuro o tinanggap niya mula sa Panginoong Jesucristo, mula sa pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw na ito? Ang sabi, kayo'y ililigtas ng Diyos. Kaya ano ang hindi makakalimutang gawin at hindi papayagang gawin ng sino mang tunay na hinirang? Ano man ang mangyari sa kanyang buhay? Dito sa awit 34:1-4, upurihin ko ang Panginoon. Ano man ang mangyari, lagi kong sasalitain ang kanyang mga kaluwalhatian at biyaya. Ipagmamapuri ko ang lahat ng kanyang kabutihan sa akin. Hayaang magpakatatag ang mga nawawala ng pag-asa. Sama-sama nating purihin ang Panginoon at dakilain ang kanyang pangalan. Sapagkat humihibik ako sa kanya at sinagot niya ako
pinalaya niya ako sa lahat ng katakutan. Ano ang kailanman ay hindi papayagan ng mga lingkod ng Diyos na mawala sa kanila, katunayang namumuhay sila ng ayon sa Ebanghelyo at ayon sa mga kalooban ng Diyos. Hindi papayagan ng sino bang hinirang na tumigil siya sa pagpupuri o pagsamba sa Diyos. Ano katunayan po niyan? Ang sabi ng haring si David, pupurihin ko ang Panginoon. Anuman ang mangyari. Anuman ang mangyari. Nasa pagsasagawa ng tunay na pagsamba ang mga tunay na hinirang ng Diyos. Eh dahil po ba sa ganyan, mga kalagayan at nagagawa ng hinirang ay pwede niya siyang magmalaki at sabihin niya, iba ako, ibang klase ko. Talagang nagagawa ko ito sapagkat ako'y magaling. Ah, hindi po. Kung napansin po ninyo, mga kapatid, ang ipinagmamapuri ng hinirang, hindi yung sarili niya. Hindi palalo yung hinirang ng Diyos. Ang hinirang ng Diyos, eh, hindi yung kanyang sarili ang isinesentro niya sa mga usapin. O kinukubabawan niya lahat, halimbawa, lahat ng worship group, gusto niyang kubabawan. Hindi ganoon yung hinirang. Kung merong ipinagmamapuri ang tunay na hinirang ng Diyos, ang sabi, ipinagmamapuri ko ang lahat ng kanyang kabutihan. Sa makatwid, ang pinupuri, niluluwalhati, at lagi na'y ipinagmamapuri ng hinirang ay ang Panginoon Diyos at ang lahat ng kanyang mga kautusan. Kaya anuman ang mangyari, ito ang katangian ng tunay na hinirang ng Diyos. Hindi siya tumitigil sa paglilingkod. Hindi siya tumitigil sa pagsamba. Kahit may bumangong suliranin, may bumangong bagabag, may mga pag-uusig, sinisiraan siya halimbawa kahit sa social media o kahit sa personal, nananatili po, mga kapatid, ang pag-ibig ng hinirang sa paglilingkod sa Diyos, ang pag-ibig ng hinirang sa kautusan ng Diyos, ang pag-ibig ng hinirang sa Diyos, ang pag-ibig ng hinirang sa Iglesia. Ang lahat ng ito, katangian ng tunay na lingkod ng Diyos. Hindi siya tumitigil sa paglilingkod. Ano man ang mangyari. Kaya kung sakali, halimbawa po, bunga ng karamdaman, o bunga ng iba't ibang sitwasyon o pangyayari, nakapalya siya sa pagsamba, ano damdamin ng hinirang? Pakinggan po natin sa awit, 42:4-6-6. Nagdurugo ang puso ko. Kung aking maalaala, ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama, papunta sa templo ng Diyos, na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ka walang sigla, o aking kaluluwa? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muli kong pupurihin. Ang kaligtasan ng aking mukha at ang aking Diyos, sa loob ko ay walang sigla, ang aking kaluluwa. Kaya aalalahanin kita mula sa lupain ng Jordan at ng Hermon, mula sa bundok ng Misar. Ano damdamin ng hinirang ng Diyos? Kapag ka, dahil sa karamdaman o iba't ibang nangyari sa buhay niya, nakapalya siya sa pagsamba. Ang sabi po ng ating binasa, nagdurugo ang puso ko. Nandun yung matinding kalungkutan. Kung na aking naalalaan niyang lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama papunta sa templo ng Diyos na akong nangunguna, pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Ito laging kinauuhawan ng mga lingkod ng Diyos, yung pagsamba. Kaya pagka mayroon pagkakataong hindi siya nakasamba, malungkot na malungkot yung hinirang ng Diyos. Malungkot na malungkot. Eh kung mga may kabagabagan, ano ang damdamin ng tunay na lingkod ng Diyos na nagtatalaga sa tunay na pagsamba? Ang sabi, umasa ka sa Diyos,
sapagkat siya'y muli kong pupurihin. O ano po ang damdamin ng tunay na lingkod ng Diyos na nagtatalaga sa tunay na pagsamba? Ang sabi, umasa ka sa Diyos sapagkat siya'y muli kong pupurihin. Kung magkagayon, ang lahat po ng mga nararanasan ng tao sa mundo at patuloy pang mararanasan ng tao sa mundo, ito ay hinaharap ng mga iniram sa pamamagitan ng pagtatapat sa mga kautusan ng Diyos, pagtatalaga sa kanyang pagiging hinirang, at pagtatalaga sa mga pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Yun ang pinagtatalagahan. Kaya yung kasabihan po na kapag ka nagigipit ay sa patalim kumakapit, hindi yun kasabihan at wala yun sa bokabularyo ng tunay na hinirang. Sa tunay na iglesia ni Kristo, sa panahong nagigipit ay sa Diyos nangangapit. Sa magagawa ng Panginoon Diyos, siya nangangapit at lubos na nagtitiwala. E malulugi ba kapag nagpakatapat, nagpakatuwid sa harap ng Panginoon Diyos? Ganito sinasabi po sa Hob 4:7. Isip-isipin mo, sinong tapat ang nasawi at sino ang matuwid na hindi niya kinandili? Malulugi ba kapag nagpakatapat ang hinirang, nagpakatuwid, nagtalaga sa pagsamba sa Diyos? Hindi po. Ano katunayan? Ang sabi ng ating binasa, isip-isipin mo, sinong tapat ang nasawi at sino ang matuwid na hindi niya kinandili? Hindi po ba't totoong totoo yan? Kahit basahin ang Biblia mula sa simula hanggang sa dulong pahina nito, makikita na lahat ng nagpakatapat sa Diyos, anuman ang pinagdaanang mapapait at mabibigat na suliranin, hindi pinabayan ng Diyos yun pag nagpakatapat. Kailanmat sinunod ang lahat ng patakaran ng Diyos, gaano man kabigat yung problema, napakadali at napakagaang sa Diyos na tulungan ang kanyang mga hinira. Kinakandili ng Diyos ang kanyang mga hinira. Sino isa sa mga nagpatotoo nito? Si Hob. Si Hob. Eh, magaan po ba yung dinaanan ni Hob? Hindi po. Ang totoo, ito, madaling makarelate ang lahat ng makarelate ang mga magulang. Mga may anak, sandali, isipin po ng mga magulang. Kapag ka ang anak, nagkasakit pa nga lang, di po ba? At halos nakikita nating mga magulang na nahihirapan. Hindi po ba bigat na bigat ang damdamin ng mga magulang? Lalo sigurong napakabigat sa damdamin ng sino mang magulang kapag ka pumanaw at namatay ang kanyang anak. Napakabigat noon sa panig ng magulang. Lalo na't yung kanyang anak ngayon ay napakalapit sa kanya. Mabait na bata, sabi nga. Mabait na anak. Gano'ng kabigat yon sa damdamin ng magulang. Pero lalo naman siguro, sukdulan ng bigat at tindi ng hapdi at pait sa kalooban kapag ka ang lahat ng anak o supling ng magulang ay sabay-sabay na nawala. Sabay-sabay na pumana. Napakatinding sakit nun. O tindi ba't yan ang dinanas ni Hob? Sabay-sabay ding nawala ang kanyang tinatangkilik. Tapos ay inupatan siya, pinag-usig siya nung taong
inaasahan sanang magpapalakas kanya ng kanyang asawa. Pero inupatan pa siya. Nagkaroon pa siya ng matinding karamdaman. Kaya pagka pinag-aralan ang kalagayan ni Job nung panahong sinusubok siya ay physically, mentally, emotionally in pain si Job. Masakit ang kanyang dinaramdam sa kanyang physical na pangangatawan, sa kanyang isipan, sa kanyang damdamin. Masakit ang pinagdaraanan niya. Pero ano, ang napakatibay na paninindigan ng mga tunay na tao ng Diyos. Katulad ni Job, ang sabi niya, sinong tapat ang nasawi at sinong matuwid ang hindi na kinakandili? Nagpatuloy siya sa ginagawang paglilingkod sa Diyos sa kabila ng napakatinding pinagdaanan sa buhay niya. Kaya ito ang dapat itanong sa sarili ng bawat hinirang. Kung dadating kaya ang mabibigat na pagsubok at pagyayari sa buhay, mananatili kaya sa katapatan ng pagiging hinirang, sa katapatan ng pagsunod, at sa mga pagsasagawa ng tunay na pagsamba sa Diyos ang hinirang? O baka may marinig lang siyang kung ano-anong mga bagay, kung ano-ano lang yung na-encounter niya, kung ano-ano yung nag-experience niya na sa totoo lang, kung minsan ay kababawan din lang naman, eh ayaw niya nang sumamba. Ayaw niya nang maglingkod. Nawala na siya ng gana. Kung ano-ano na ginawa niya. Nung siya inalabas lang sa kanyang tinatawag na comfort zone, sa halip na ito ay kanyang tiisin at magpatuloy sa paglilingkod, ang ginawa niya ay nagwala na siya. Kung ano-ano na ginawa niya na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ah, mali. Maling-mali. Ang tunay na lingkod ng Diyos. Ano ba ang mangyari? Mananatili sa katatagan, sa katibayan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ano ang dapat gawin ng bawat isang hinirang? Sa mga pagkakataong dumadaan siya sa pagsubok, lalo na't nasa pagkakataon siya ng mga pagsamba sa Diyos. Halimbawa ay sumamba siya sa Diyos, sa pagkakataong yon, sa pagkakataong ito, na siya'y sumasamba, karanas siya ng bagabag, meron siyang dalahin, meron siyang suliranin, ano dapat gawin ng mga hinirang ng Diyos upang lalong tumibay sa pananalig sa Diyos? Ganito nakasulat sa awit 116:18-20. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan, purihin ang Panginoon. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadaram ako ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganong kalagayan, iniligtas niya ako. Ang Panginoon ang tinawag ko at ako'y nagsumamo na iniligtas siya ako. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Ang Panginoon ay nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako'y manganib,
iniligtas niya ako. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi marunong magpabaya. Ano ang dapat gawin ng mga hinirang? Kapag ka dumaranas ng mga suliranin, pagsubok, at sa pagkakataong yun ay dumalo siya sa mga pagsamba. Ang sabi ng ating binasa, manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Bakit po tama lang na manalig at magtiwala ang puso natin sa ating Panginoon Diyos? Ang sabi ng ating binasa, pagkat siya ang Diyos ay mabuti at hindi marunong magpabaya. Di po ba totoo yan? Ano pa ang katunayan na ang Diyos hindi marunong magpabaya? Ang sabi sa talatang binasa, ako'y kanyang dinirinig. Kung ako'y tumatawag, kung ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. Di ba totoo din po yan? Karanasan niya ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Bawat isa'y may karanasan sa ganitong pagdinig at pagtawag ng Diyos kapag nananalangin ang kanyang mga hinirang. Ang totoo, kahit sa gipit na kalagayan, kaya ang banggit namin kanina, pag ang tao'y nagigipit o ang hinirang ay nagigipit, sa Diyos ito nangangapit. Ano katunayan niyan? Ang sabi sa talatang binasa, nung ako'y mahuhulog sa bigit ng kamatayan, nadarama kong tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng panganba't masidhing katakutan. O hindi ba't gipit na kalagayan yan? Pero sino ang pinagtiwalaan ng tunay na lingkod ng Diyos? Ang sabi sa ating binasa, sa ganung kalagayan, ang Panginoon ang tinawag ko at ako'y nagsumamo na iniligtas niya ako. At mabuti ang Panginoon. Siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Ang Panginoon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Kapag ikay manganib, inililigtas na ako. Kaya bago sama-samang manalangin, sana ang mga hinirang ng Diyos patuloy na isagawa ang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Isagawa ang tunay na pagsamba sa Diyos at lalong ingatan ang kaugnayan sa Diyos, ingatan ang kanyang pagiging hinirang ng Diyos. Sige po, tatayo tayo at manalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyo sapagkat kung pinag-uusig man ng mga tao ng sanlibutan, mga hinirang mo, kung meron mang sinasabi ang kaaway ng aming pananampalataya sa amin, kung meron mang pag-uusig na nararanasan na iyong mga hinirang, ipinagtatanggol mo naman po ang iyong mga anak. Hindi mo po iniiwang mag-isa. Kung dumating man ang pagsubok at mga suliranin, ang mga kalungkutan dahil sa pagpanaw ng mahal namin sa buhay, o dili kaya ay sa pangungulila sa mga mahal sa buhay na malayo sa piling ng iyong mga anak, tulad halimbawa ng magulang sa mga anak nila, o dili kaya ng mga anak sa kanilang mga magulang. Pero ang ipinagpapasalamat ng mga hinirang mo sa iyo ay sa kabila ng ganong kalagayan,
Di ka nagsasawa ng pagkalinga sa iyong mga lingkod kapag ka sumasamba ang iyong mga anak. Pinalalakas po kami. Ginagamit po ang mga tunay mong ministro. Ginagamit mo ang iyong mga salita para aliwin ang iyong mga hinirang at para kahit anong daanan sa buhay, manatili sa paglilingkod sa iyo, sa pagsamba sa napakabanal mong pangalan. Salamat, Ama namin Diyos, sa pagmamahal mo sa iyong bayan. Salamat sa pagmamahal mo sa iyong mga hinirang. Lamang nahihiya ang iyong mga anak na sa kabila ng iyong kagandang loob, nagkukulang pa rin kami. Nakakasala pa rin ang iyong mga lingkod. Kamakan mo na lamang. Patawarin ang iyong mga anak. Huwag kang magagalit sa iyong mga hinirang. Huwag mong itatakwil ang iyong mga hinirang. Manatili ang kaugnayan sa iyo at ang patuloy na paglilingkod sa iyo ng iyong mga hinirang. Tinatapat ka ng iyong mga anak. Kung sa ganang sarili hindi kayang maglakbay mag-isa, may hangganan ang magagawa, may hangganan ang kayang pasanin, may hangganan ang kayang dalhin sa damdamin ng mga anak mo, may hangganan ang kayang isipin at unawain ang iyong mga anak. Kaya kung sa ganang sarili hindi kaya, ngayon ipinakikiusap ng mga anak mo, samahan mong lagi. Huwag mong iiwan. Kahit sandali, huwag mong iiwan ang mga anak mo para maitaguin ang paglilingkod sa iyo at masapit ang bayang pangako mo sa iyong mga hinirang. Doon magsama-sama ang mga anak at ang mga magulang ng lahat ng iyong mga lingkod, ang sugo, ang kapatid na Radyo Manalo, ang lahat ng iyong mga tunay na hinirang. Magkakabilig kami sa bayang banal na pangako mo sa iyong mga anak. Habang naglalakbay, lalo mo pong bigyan ng matibay na pananampalataya, ng matatag na pag-asa, alang-alang pa rin sa mga paglilingkod sa iyo. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at hindi nalilimutang ipadalangin ang sabayan ng kapatid na Radyo Manalo. Saan man sila naroroon? Ano ba ang kalagayan nila? Ano ba ang sitwasyon na kanilang kinasusuogan? Ingatan mo sila! Ingatan mo, Ama! Alag-alag sa iglesia. Alag-alag sa aming paglilingkod sa iyo. Sumasampalataya ang mga hinirang mo. Dinirig mo ang panalangin ng iyong mga anak. Lagi na'y nakaugnay sa diwa at layunin ang pagsusugo mo sa mga huling araw na ito. Ang lahat ay hinihiling sa ngalan ni Jesus. Dakila, unabing, tagapagligtas. Amen.